What's up guys? Welcome to my YouTube channel. And today, tuturuan ko kayo paano mag-install ng digital speedometer sa ating Kiwi Cafe Racer 152. But before that, syempre, kindly subscribe to my YouTube channel. And like mo na nitong video kung nagustuhan mo to. Comment down below kung may suggestions ka or questions about this tutorial. So, ang video nito is paano nga ba natin ma-install ang ating digital speedometer sa ating Kiwi Cafe Racer 152. Ayan. So, itong digital speedometer natin is nabibili siya sa Shopee or Lazada. And nasa description below yung yung link ng pinagbilhan ko ng digital speedometer. Ayan. And then, may features siya na syempre digital panel na siya. And then, dun sa taas is may tachometer for RPM indicator. Meron din siyang signal light indicator, lamp indicator, high beam indicator, and then neutral indicator. And then dun sa digital panel niya is meron siyang speed indicator, odometer, fuel gauge indicator, and then gear indicator. And so, kumpleto na siya sa information na makikita natin. Unlike dun sa stock natin is wala siyang fuel indicator and then gear indicator. Ayan, so talagang maganda tong speedometer na to. And I think maraming nang nag-install na ito sa kanilang Kiwi Cafe Racer 152. Ayan, so bago nyo ito, sundan tong tutorial na ito. Syempre, dapat kumpleto kayo sa gamit. So, ito yung mga ibang materials na ginamit ko para ma-install yung digital speedometer natin. So, unang-una, kailangan natin ng 9-pin terminal connector para dun sa main socket natin. Kung makikita nyo doon sa stock na speedo natin, ang gamit doon is yung female na 9-pin connector. Pero doon sa digital speedometer natin is naka-male siya. And kung is co-convert natin siya, kailangan natin ng female terminal connector. Ayan. Next naman is for the gear indicator, kailangan natin 6-pin terminal connector, female din. So ayan, kung makikita nyo doon sa motor nyo, meron siyang 6-pin na terminal connector, male. And then, kailangan natin ng female na connector. Next naman is yung metal connector. So, ayan. So, dyan natin ikakabit yung mga wires natin. Then, isusuksok natin dun sa mga 6-pin at 9-pin terminal connector natin. Next natin is shrinkable tube. So, ayan, kung gusto nyo malinis yung wiring natin, ayan. Kung gusto nyo lang naman, pwede kayo bumili ng shrinkable tube or gumamit kayo ng electrical tape. Next na is automotive wire. Sa automotive wire naman, kailangan natin yung hindi yung basta-basta lang na wire. Kailangan natin yung pang automotive na wire. Next is electrical tape. And then cable ties para makabit natin yung wiring, maayos natin wiring. And then yung mounting bracket, syempre yung pagmamountan ng natin digital speedometer. So pagkumpleto na lahat ng gamit na kailangan natin, ayan, pwede mo nang umpisahan yung pagwa-wiring ng digital speedometer natin papunta ng Kiwi. And so dito sa picture makikita nyo na meron tayong Kiwi socket and then digital speedometer socket. So kung makikita nyo sa picture, dapat yung Kiwi socket is nakaharap sa atin yung pagsusuksukan ng mga wires or metal connectors. So sa video makikita nyo yan na dapat nakaharap sa atin yung Kiwi socket natin. And then yung color coding nandiyan na sa pictures, screenshot nyo na lang. Ayan. And then sa digital speedometer naman, dapat nakaharap din sa atin yung pagsusukan ng metal connector or ng mga wire natin. Ayan. And then yung number coding naman ay nakita nyo nandiyan na sa picture din. Huwag nyo palang susundan yung yung color coding na nasa nasa box na binigay ng manufacturer, kasi ayun, hindi ito gumayon sa kung anong nakalagay sa papel at dun sa nakalagay na wire. So huwag nyo siyang susundan. Ang sundan nyo lang yung pattern ng pagkakalagay ng mga wire. So yung pattern niyan is nandiyan na sa screen natin. And makikita nyo kung para sa yung mga yung mga wire na nakatap doon sa socket. Ayan. And then itabi nyo na yung
stock niya na ano, speedometer. And then syempre bumili tayo ng ano, ng extra na 9 pin. So ayun, doon na tayo mag-wire ng ano, ng conversion. So sundan niyo lang yung ano. Sundan niyo lang yung nandito sa right na picture. Andiyan na yung ano, conversions. O example, sa keyway socket natin, yellow siya. So meaning park light siya, indicator. And then yung wire na itatap natin dun sa yellow is number 4, lamp indicator. So ayun, sundan niyo na lang din. And then dun sa black green, which is ang left signal light, ang itatap natin doon is yung number 7 sa digital speedometer, which is yung left signal light din. Ayan. And then kung ayan, sundan niyo na lang din. And then kung makikita niyo yung gray, neutral siya, so hindi siya ginamit kasi yung neutral is gagamitin natin sa doon na sa mismong ano, gear indicator. Ayan. So remove niyo na lang yung wire na 'yon. And then sa kung dun sa digital speedometer naman, yung number 9 is tachometer input. Since dun sa ano natin, sa keyway socket natin is wala tayong tachometer input, i-remove na natin ulit. I-remove na rin natin sa socket yung ano, tachometer input. So pang number 9 siya. Ayan. So sundan niyo lang tong wiring code na to. And so i-pattern niyo na lang din. So magi-guess niyo na yan kung paano ikakabit. Alright. Next naman is a gear indicator. So gear indicator naman, ayun, same pa rin, dapat yung ano, yung suksukan ng ano, metal connector or ng wire is nakaharap sa atin. Ayun. And then ang ayun, ang wiring code naman ng keyway na gear socket, as ay makikita niyo diyan. So yung ano, yung gray and white is ayun, neutral siya. And then yung brown and yellow is first gear, and second gear, third gear, and fourth gear, and fifth gear. So ayan, paikot siya. And then sa digital speedometer naman, ang neutral niya is ano, from left to right. So neutral, first gear, second gear, and then bababa siya, third gear, fourth gear, fifth gear. Ayan. So pag kinombine naman, pinaka-convert natin siya. So gamit yung female socket. And so ito yung magiging pattern niya. So i-rewire niyo na lang din. Ayan. So same din ang ginawa niyo dun sa 9 pin socket natin. So next is sa para sa RPM naman or sa tachometer input. So kung kanina pinatanggal natin yung tachometer input, which is yung number 9 from ano, digital speedometer. So kukunin natin yung wire na yon, yung number 9. Tapos dudugtungan natin ng ano, ng mahabang wire para umabot siya dun sa ano, sa 6 pin socket naman na malapit dun sa battery natin. So kung makikita nyo dun sa keyway, may 6 pin siya malapit sa battery. And then meron dun yung ano, ignition coil, which is yung blue and white. So itatap nyo dun yung tachometer input para dun siya kumuha ng signal. And so nandito sa right side naman is yung paano natin itatap. So tap tachometer wire to blue wire, blue white wire. Ayan. So ayan, pahabain niyo lang wire dito sa tachometer input kasi maikli siya. Hindi siya aabot dun sa ano, sa ignition coil. Pahabain niyo lang and then tap lang sa blue white wire. Ayan. Next naman is yung stock sensor naman yung gagamitin natin para sa ano, speed sensor ng digital speedometer. So sa stock sensor naman, so kung makikita nyo doon yung parang pa-triangle na nasa loob ng headlight. So, unplug nyo lang doon and then may makikita kayong tatlong wire doon. Black, blue, and red. So, yung black, ground sensor. And then yung blue, signal sensor. And then yung red, power sensor natin. Ayan, power ng sensor. Ayan. And then doon sa digital speedometer natin, hindi na natin gagamitin yung magnetic sensor na binigay doon. So dun sa ano, sa speed sensor natin, dun sa digital speedometer, meron tayong tatlong 3 pin doon. 3 pin na socket. So same din, na dapat nakaharap sa yung suksukan ng ano, nung speedo. So yung 1 doon is yung power. And then yung nasa gitna is yung ground. And yung number 3 is yung ano, signal sensor. Ayan. So ito yung receiver ng signal.
So para ma ano ma-connect siya, ayan. So nasa right side ulit yung ano connection. So yung red wire itatap niya sa 1. And then yung black is sa 2. And then yung sa yung blue naman is sa number 3. Ayan. And then after niyo ng ano, so once na connected na lahat ng wire and connected na lahat ng socket. Ayan, so punta na kayo sa settings ng ano ng digital speedometer. Para mapunta tayo sa settings, patayin niyo yung motor and then hold niyo yung ano yung button sa ilalim na maliit. And then tsaka niyo i-start yung motor. I-on, power on pala yung motor. And then hold niyo lang and then malalabas yung ano settings doon. So yung unang settings is circumference ng tire. So compute niyo na lang kung ano yung circumference ng tire niyo. And then yung number 2 na settings is magnet sensor. So sa magnet sensor set niyo ng 6 para accurate dun sa stock sensor natin. And then yung number 3 na settings is yung sa cylinder. Set niyo lang ng 2. And then yung next is fuel sensor. Set niyo lang din ng 2. And then yung 5 reset odometer. So kung gusto niyo i-reset odometer niyo, click niyo lang 'yon. Magba-back to 0 na 'yan. And then kung para ma-exit 'yon, hold niyo lang ulit yung ano, yung button doon. Ayun, and then ayun, babalik na siya sa ano, sa mismong digital panel niya. Ayun. So ayun, sana may natutunan kayo sa tutorial natin kung paano natin ma-install yung digital speedometer sa ating Keyway Cafe Racer 152. Ayun, siguro yung test ano natin, yung sa digital speedometer natin, yung test video natin, i-upload ko na lang siguro sa next vlog natin. Kung tama ba yung accurate ba yung mga functionalities ng digital speedometer natin.